Yo, what's up mga kayo kabs? Magandang araw po muli sa inyong lahat. Siyempre, nandito na naman po ang inyong lingkod, MasterLekym. And welcome back po dito sa MasterLekym TV. At siyempre, bago tayo mag-start sa ating video ito, make sure na dapat bayang karisa, naka-like na po tayo, naka-subscribe at nahit na natin yung notification bell para po updated kayo sa mga susunod ko pang upload na video. At ngayong araw po, meron tayo ulit konting silip giya at race analysis sa karera ngayong araw po ng Linggo, August 7, 2022. At ang karera pati na inalargahan dito po sa San Lazaro Leisure Park, Carmona, Cavite. Meron po sila inihandang 12 races na magsisimula po sa ganap na alas 2 ng hapon. At dito po nakaloob yung ating 2-year-old maiden stakes race. At mga bayang karerista, no bearing race po tayo ngayong araw ng Linggo. Kaya kung may mga nasisipot po kayong magandang dihado, huwag niyo pong kakalimutan isama sa inyong diskarte at mga rota dahil sigurado ko magkakadihaduan napagkat no bearing race po tayo. At syempre bago ako mag-start sa ating video na to mga bayang karerista, inaanyayahan ko po kayong mag-register or maglaro dito po sa ating Phoenix game. Mura lang po ang ating cash in at mabilis din po ang ating pag-cash out. Dito kumbaga, kung kayo'y naglilibang-libang at habang naiinip, habang naghihintay ng karera natin, pwede po kayong maglaro nito. Register lang po kayo sa link na nasa comment section nitong video ko mga bayang karerista para po makapaglaro po kayo dito sa Phoenix game. 100 pesos po, pwede nyo pong palaguin yan. Pag medyo nananalo na tayo, pwede na natin i-cash out yan. Madali lang din po mag-cash out mga bayang karerista. Kaya sa mga willing pong maglibang-libang, register na po tayo dito sa Phoenix betting online bayang karerista. At yun, syempre hindi ko napapatagalin yung ating mga silip at giya ngayong araw ng Linggo. Pupuntaan na natin agad dyan matapos lamang po yung ating maiksing intro. Kaya let's go mga kayo guys. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll... At gaya nga po ng sinabi ko kanina sa ating intro, meron lamang tayong 12 races ngayong araw ng Linggo. Meron tayong tatlong set ng take all, dalawang set ng pick 6, tatlong pick 5 at isang pick 4. Meron tayo dito mga bayang karerisang limang 1,000 meter race po ba to? Checking ko lang. Opo, limang 1,000 meter race, dalawang 1,400 at yung rest po puro 1,500. Medyo maganda po yung ating karera, makapal ng konti. Kaya sana makadihado tayo bayang karisa, lalo na't yung mga 1,000 meter natin. Eh dyan, madalas pwedeng magkadihadoan. Kaya ito, hindi ko napapatagalin yung ating mga giya. Pupuntaan na rin natin agad dyan. Wala nang patumpit-tumpit na tumpit-tumpit pa. Siyempre, bayang karisa, good luck po sa inyo lahat. Have a blessed Sunday po and happy racing. Start na po tayo. Race number 1, start po ito ng ating winner take all event at isa po itong 1,000 meter race. Isa itong Pilra Rating Base Class 5, 6 and 10 split at meron tayong Super 6 carryover dito amounting of 10,137 and some change. Meron tayong 10 runners na maglalaban-laban dito. Dito, bayang karista, first choice ko, numero G, Sagit Seat. RJ Sitabor yung rerenda ito, medyo gamay na gamay niya RJ Sitabor ito, tsaka medyo... Maganda yung kanyang post position, walang KT, bayang karisa, baka dito dihado agad yung manalo. Meron tong 134 flat sa 1400 kung saan nasegundo to noon sa rating base 5 po. Noong June 22 kung saan ang nanalo po doon ay si Our Secret. From Novel City Lunar, balik ang renda kay RJ Sitabor para sa ating numero G's na si Sagit Seat. Second choice ko to last time, maglilinakbo sa naik dito, numero 7, 14 The Road, Jan Alvin Guse yung rerenda. Ito naman may 103 flat. Sa 1,000 meter doon po sa Naik Cavite, dumating tong Tercera, same rating base po noong July 24. Kung saan ang nanalo po doon sa karerang na yun ay si Margo. From RJ Sitabor, this time po, Jan Alvin Guse yung rerenda. Para po dito sa ating numero 7 na si 14 The Road. Sinasama kong third choice yung galing sa panalo sa Naik Cavite, 1,000 meter din tong numero 3, Classic G. Jomel Lazaro yung rerenda. Ito naman may 101 flat, nanalo ito noon sa 1,000 meter rating base 6 and 10 noong July 24. Kung saan tinalo niya po dun sa Naik Cavite ay si Pinom. Same rider pa rin po tayo, JL Lazaro. Para dun sa ating numero 3 na si Classic G. Race number 1, umpisa pa lang ng ating karera, medyo mahirap na agad. Bayang karerista, kung may napupusan, dagdag na lamang po tayo. First choice ko po ulit, numero G, Sagit Seat. Second choice, numero 7, 14 The Road. At third choice, yung tingin ko mayayamadong numero 3. Classic G. Good luck po. At lipat na tayo sa ating race number 2 kung saan magsisimula naman po yung ating first set ng ating pick 5 event. Another 1,000 meter race at isa tong field recommending base class 5.
5 points. Meron tayong 7 runners na maglalaban-laban dito, Bayang Karerista. Dito, first choice ko, numero 7, Achi Holly. JB Hernandez na ang re-renta. This time to, medyo mababa na sa laban to. Tingin ko eh, konting buenas lang eh, baka makaraos to dito. Meron tong 103.2 sa 1,000 meter doon sa Nai Cavite. Dumating tong pang-apat sa rating base 5 po noong July 24. Kung saan ang nanalo po ron ay si Wishful Thinking. From Donoy Raquel, lipat ang renta kay JB Hernandez para doon sa ating numero 7 na si Achi Holly. Second choice ko po itong numero 6, Asong 4G, Jomel Lazaro yung re-renda. Ito naman may 102.2 sa Nai Cavite, na segunda po ito doon sa karera nila Wishful Thinking. Sa rating base 5 po noong July 24, kung saan sumakay naman po sa kanya noon ay si YL Bautista. This time po, Jomel Lazaro yung re-renda para doon sa ating numero 6 na si Asong 4G. Race number 2, anybody's race, Bayang Karerista. First choice ko po ulit, numero 7, Achi Holly. Second choice, numero 6, Asong 4G. Good luck po. At narito na tayo sa ating race number 3, kung saan magsisimula naman po yung ating second set ng ating winner take all at another 1,000 meter race. At this time, Bayang Karerista, full gate naman po tayo. Ito medyo mahirap na karera to kasi maraming matulong dito sa karera na to. First choice ko, numero 6, Fortress. Lester Desus ang re-renda to. Last time nanalo to sa Nai Cavite. Meron tong 1 minute and 0.2 seconds sa 1,000 meter. Rating base 6 and 10 noong July 29. Kung saan tinalo niya po doon ay sila Action Rules. Same rider pa rin. Lester Desus pa rin yung re-renda. Para po dito sa ating numero 10 na si Fortress. Doble manak po dito sa Carmona. Bayang Karin sa tingin ko pag nakaporma sa unahan to eh, mahihirapan sila dito. Second choice ko, isa pang magaling sa Carmona. Speed Horse din. Numero 12, Sweet City. O'Neill P. Orepe ang re-renda this time. Cambio Inete po pala to. Ito naman po may 1 minute and 101 point flat na preba sa 1,000 meter po. Doon sa Nai Cavite kung saan nasegunda po to noon sa rating base 6 and 10 din. Noong July 24 naman, doon po sa karera nila Greatest Joy. From O'Neill P. Cortez, this time po P. Orepe ang re-renda para doon sa ating numero 12 na si Sweet City. Sinasama kong third choice, another speed horse ulit, tong numero 1 natin, Smart Julian, Boji Henson yung re-renda. Ito naman last run, may 132.2 na segunda to sa rating base 6 and 10 noong August 2, last week lamang. Doon po sa karera nila National Treasure. Same rider pa rin po tayo, Boji Henson ang re-renda para doon sa ating numero 1 na si Smart Julian. Race number 3, anybody's race. Kung may napupusuan pa magandang dihado, dagdag na lamang po tayo. First choice ko po ulit, numero 10, Fortress. Second choice, numero 12, Sweet City. At third choice po, numero 1, Smart Julian. Good luck po. At narito na tayo sa ating race number 4, Bayang Karerista, kung saan magsisimula naman po yung ating first set na ating Pick 6 event. At ito po yung ating main highlight race ngayong araw ng Linggo, ang 2022 PhilRacom 2-year-old Maiden Stakes. Ito po yung mga upcoming Triple Crown contender next year po, Bayang Karerista. 1400 yung ating distansya at meron po tayo ditong 6 na kalahok pero 5 in betting number. First choice ko yung nanalo sa katrial nila tong numero 4, Secretary JTC yung re-renda. 132 yung preneba sa kanyang trial race last time pero nagdobatos to. Meron tong 125 plat sa 1300 kung saan tinalo niya po doon sila Jaguar nung July 13, 2022. Second choice ko, tingin ko mabigat na laban. Napanood ko ng trial to, medyo nabugaw lang ng husto to. Pero tingin ko kung makakasabay, pwedeng magbigay ng upset to. Itong numero 5 na si Jaguar. Donoy Raquel po yung re-renda. Ito rin, may 132.6 kung saan dumating naman po itong tarsera ng kanilang trial race. Noong nakaraang linggo, Bayang Karerista. Pero sa kanilang novato run, eh segunda po ito dumating kay Secretary. Meron din itong 125 flat at 1300 noong July 13 po. Kung saan si Donoy Raquel na rin po yung romenda sa kabayo na ito. Race number 4, Bayang Karerista. First choice ko po na tingin ko, Horse to Beat, numero 4, Secretary. Pwedeng magbigay ng upset, tingin kong numero 5 na si Jaguar. Good luck po. At lipat na tayo sa likod ng ating programa, race number 5, Bayang Karerista. Isa naman tong PhilRacom rating base class 5, 11 to 15 split at start ito ng ating second pick 5 event. Balik tayo ulit sa 1,000 meter at this time full gate po tayo pero 13 in betting number lamang. Dito po, first choice ko, numero 11, Rodrigo. To medyo dihado to, Bayang Karerista. Isa lang sa Katie. M.A. Lanot ang re-renda. Ito medyo mababa na sa laban to. Matuling kabayo to. Meron tong 133.2 sa 1400 dito sa Carmona. Sa rating base 11 to 15 po noong March 24 kung saan nasegunda po siya doon kay Comodora. From R.M. Adona, this time po, pinadihado pa sa Inete. M.A. Lanot para dito sa ating numero 11 na si
Rodrigo. Second choice ko, another speeder sa ito, magaling din sa Lihado, numero 13, Hunky Dory, pwede rin isunod lamang ito. AR Villegas yung narenda, ito naman, may best time na 134 sa 1400, nanalo po ito noon. Sa rating base 11 to 15, noong June 22, kung saan tinalo niya po dun sa karera na yun ay sila Coastal Road. Same rider pa rin, regular jockey na niya, AR Villegas, para po dito sa ating numero 13 natin na si Hunky Dory. Sinasama kong third choice itong couple entering 2 and 2A natin, Gis City with P.O. Repe and Gis Brulay with Jomel Lazaro. Gis City last time galing sa panalo, may 134.2 sa 1400, rating B6 and 10 noong July 29. Kung saan tinalo niya po doon si Exceptional G from Jomel Lazaro. This time po, P.O. Repe ang rerenda para po dito sa galing sa panalo or bagong akit din sa grupo na to na si Gis City. Kamantalang ito namang si Gis Brulay ay may 132.8, nanalo po ito noon sa rating B6 and 10. Umakyat po siya ng grupo dito. Noong June 10 naman po, kung saan tinalo niya po doon ay si Riding the Tiger. Same rider pa rin po tayo, Jomel Lazaro pa rin po yung rerenda para din sa ating numero 2A na si Gis Brulay. Race number 5, coming na po Sumpa, bayang karalisa, talagang anybody's race itong 1,000 meter natin. Dagdag na lamang po tayo. First choice ko po ulit, numero 11, Rodrigo. Second choice, numero 13, Hunky Dory. At third choice po, couple entry 2 and 2A, Gis City and Gis Brulay. Good luck po. At lipat na tayo dito sa ating race number 6. Start naman po ito ng ating third set ng ating winner take all, Bayang Karerista. At isa itong Pilracom rating base class 5, 11 to 15 split, another 1,000 meter. And this time, full gate po ulit tayo, Bayang Karerista. Dito, first choice ko, Speed Horse numero 5, Mr. Manilenial. No, Danny Boy Camanyero ang re-renda this time ito. Last time, nasegunda ito sa Naik. Meron itong 1 minute and 0.4 seconds sa 1,000 meter. Nasegunda ito, rating base 11 to 15 po noong July 24. Race number 1 to, kung saan nanalo doon ay si Heritage. From Noel C. Lunar, this time susubukan kay Jack Hammer, Danny Boy Camanyero ang renda para rin sa ating numero 5 na si Mr. Manilenial. Second choice ko galing sa panalo, numero 3, Pretty Meadow, Jan Alvin Gusi yung re-renda ulit. May 132.8 to 1400 nanalo to last time, rating B6 and 10. Noong July 28, last race kung saan tinalo niya po dun sa karera na yun ay sila Digital. Same rider pa rin, Jan Alvin Gusi ito, pwedeng isunod to, Bayang Karerista o pwede rin iuna. Basta makakuha lang ng tamang pwesto to, may panalo din po to kahit 1,000 meter yung karera. Sinasama ko third choice, Speed Horse ito, tingin ko baka ito na inaantay niyang tempo. Numero 10, Maximum Speed. Eminem Gonzales na po yung re-renda this time. Ito naman may 132.6 sa 1400 kung saan nasigunda to. Sa rating base 11 to 15 noong July 27, last race din. Kung saan ang nanalo naman po dun sa karera nila ay si Andrew Smith. From Jomer Storke, sorry. This time, lipat ang renda kay Eminem Gonzales para din sa ating numero 10 na si Maximum Speed. Race number 6, first choice ko po ulit, numero 5, Mr. Manilenial. Second choice, numero 3, Pretty Meadow. At third choice, numero 10, Maximum Speed. Good luck po. At lipat na tayo dito sa ating race number 7, Bayang Karerista. Start ito na ating second set ng ating Pick 6 event. At isa na po itong 1500 meters na karera, Pilracom rating base class 4, 28 to 33 split. At meron tayong 10 kalahok na maglalaban-laban. Dito, first choice ko, tingin ko medyo umaba yung distansya, baka makarausam or makadihado pa. Numero 5, Inocare. Kelvin Abobo yung re-renda. Last run may 132.2 na segunda to. Same rating base po noong July 27. Gun po sa karera nila Calamian Island. Same rider pa rin, regular jockey, Kelvin Abobo pa rin po yung re-renda para sa ating numero 5 na si Ino Kier. Second choice ko to, gusto nito Dihado, Bayang Karerista itong numero 9 na to. Pag mabigat yung laban, magaling din itong kabayan to. Under pressure, Patargusi yung re-renda to. Last run, nasegunda lamang to sa Malbar. Meron tong 126.4 sa 1400, same rating base po. Noong July 31, last race kung saan nanalo po doon ay si Security Supreme. Regular jockey pa rin po yung re-renda, Patargusi pa rin po para sa ating numero 9 na si Under Pressure. Isinasama kong third choice, Imported Horse numero 3, Stripe of Pink. Eminem Gonzales yung re-renda, bagamat medyo humaba ng konting distansya, ay baka mapabor na rin sa kanya. Ito naman po, may 132.2 last run na tarsera to, same rating base po noong July 27. At doon din po sa karera nila Calamian Island. Same rider pa rin po tayo, Eminem Gonzales pa rin po yung re-renda para po dito sa ating Lone Imported Horse na si Stripe of Pink. Race number 7, first choice ko po ulit, numero 5, Inocare. Second choice, numero 9, Under Pressure. At third choice po, numero 3, Stripe of Pink. Good luck po.
At lipat na tayo dito sa ating race number 8, Bayang Karerista. Start ito na ating third set ng ating winner take all event. 1500 meters ulit yung ating distansya. At isa tong pilra commuting base class 416 to 21 split. Meron tayo ditong 9 runners but 7 in betting number. First choice ko, numero 8, Del Monte. Boji Henson yung rerenda to. Pag magaling yung kalaban, magaling dito dahil na pagdihado. Meron tong 133.6 last run. Dumating tong pampito sa rating base 22-27. Bagong baba po siya dito sa grupo na to. Noong July 27, kung saan ang nanalo po ron yung dihadong si Primetime Magic. Same rider pa rin, Boji Henson pa rin po yung rerenda. Para dito sa ating numero 8 na si Del Monte. Second choice ko, tong couple entering 6A, Skyscraper with JB Bakaykay and Red Soul with JB Guse. Skyscraper, last time segunda to, may 133 plat to, same rating base po noong July 27. Doon po sa karera nila Irene's Dream. At same rider pa rin, Jeffrey Bakaykay pa rin po yung rerenda para dun sa ating numero 6 na si Skyscraper. Samantalang ito namang 6A na si Red Soul, may 131.6 last time, same rating base po, segunda dumating noong July 7 naman po. Doon po sa karera nila Filipino Emperor at same rider pa rin, Jesse B. Guse pa rin yung rerenda para dun sa ating 6A na si Red Soul. Race number 8, first choice ko po ulit, Bayang Karerista, numero 8, Del Monte. Second choice, 6A, Skyscraper and Red Soul. Good luck po. At lipat na po tayo dito sa ating race number 9 kung saan magsisimula naman po yung ating pick 4 event, another 1500 meters. At this time, Bayang Karerista, ay meron tayong 13 runners but 12 in betting number, pilra commuting base class 434 to 39 split bracket. First choice ko, imported horse numero 7, Medalla de Amor. Pau-pau Guse pa rin yung rerenda. Ito, medyo umaba ng konting distansya. Baka kulang na maagang pwesto to. Baka pwedeng makadihado to dito. Meron tong 129.6 last run sa 1400. Same rating base po noong July 22. Tarsera siya dumating. Doon po sa karera nila, Tiger Boy. Second choice ko, Grey Gallop. Pero ito, malaki inumento nito last time. Galing sa pahinga. Numero 4, Big Berta. Jericho Serrano ang rerenda pa rin. Ito naman, may 137.2 sa 1500. Kung saan nanalo to noon sa isang trophy race noong June 24. Tinalo niya po doon sila Lucky No. Same rider pa rin, Jericho Serrano. Para rin sa ating numero 4 na si Big Berta. Nagamayan ni Jericho Serrano to si Big Berta, Bayang Karerista. Sinasama kong third choice, yung tingin kong horse to beat dito, numero 9 natin, Ninong Jesse B. Guse na rerenda. Ito naman may 129 plat. Natarsera to sa 1400. Condition race 16-17 noong July 22, kung saan na-upset po siya doon ng dihadong si Sari Baby from JM Store. Kaya sorry, this time kakambyo natin ng renda kay Jesse B. Guse para sa ating numero 9 na si Ninong. Race number 9, first choice ko po ulit, numero 7, Medalla de Amor. Second choice, numero 4, Big Berta. At third choice, horse to beat, numero 9, Ninong. Good luck po. At nandito na tayo, Bayang Karerista, sa ating race number 10. Isa naman itong pilra commuting base class 4. 16 to 21 split, 1500 meters. At meron tayong 9 runners na maglalaban-laban dito sa karera na to. First choice ko, kung sakasakali, makakatigitigisang pista kung mananalo, numero 3, Greatest Joy. Donoy Raquel pa rin yung rerenda. Last run sa Kanaik, nanalo to. Sa sumunod, nanalo to sa Malbar. Meron tong 126.6 sa 1400. Sa rating base 6 and 10, umakit lang siya ng dalawang grupo dito sa karera na to. Pero dati naman po mataas yung grupo nito. Nanalo po siya noong July 31. Kung saan tinalo niya po doon ay si Katuparan. Same rider pa rin, Donoy Raquel pa rin po yung rerenda. Para po dito sa ating numero 3 na si Greatest Joy. Second choice ko na maaaring makapagbigay ng mga upset sa kanya itong numero 5 na si Chef Cut. Ipinahilat yung rerenda. Ito naman, may 133.4 sa 1400. Dumating itong pang-apat last time noong July 28 sa rating base 1621 kung saan ang nanalo po ron ay si Awesome Julian from CS Pare Jr. This time po, ipinahilat na po ang rerenda para din sa ating numero 5 na si Chef Cut. Sinasama kong third choice ito, tingin ko nagbatak lang itong kabayan na ito. Numero 1, Amaretto Sar, Jan Alvin Guse yung rerenda. Last run, may 134 lamang ito sa 1400, dumating itong panglima. Sa rating base 1621, noong July 27, dun po sa karera nila Irene's Dream. From IA Aguila, this time po, Jan Alvin Guse na ang rerenda. Para dun sa ating numero 1 na si Amaretto Sar. Race number 10, first choice ko po ulit. Tingin ko makakatatlong panalo to sa kada gitigisa sa kada isang pista. Numero 3, Greatest Joy. Second choice, numero 5, Chef Cut. At third choice, numero 1, Amaretto Sar. Good luck po.
At narito na tayo sa ating penultimate race, mga bayang karerista, race number 11, 1400 meters sa ating distansya. At isa po itong condition race 16, meron lamang tayong anim na kalahok na maglalaban-laban dito sa karera na to. First choice ko, last time pinahirapan ito si Big Lagoon, numero 4, palibasa, lalaki. Jesse Bigusa yung rerenda, last run may 127.42 or 129.2. Sorry, bayang karerista, nasegunda to. Sa condition race 16-17 noong July 28, doon nga po sa karera nila Big Lagoon. Same rider pa rin, Jesse Bigusa pa rin po yung rerenda. Para po dito sa ating numero 4 na horse to beat na si Palibasa, lalaki. Second choice ko, magandang pamorkas, bayang karerista, itong numero 6 na to, Golden Sunrise, EG Toy Pits Gera yung rerenda. Ito naman, medyo magaling manakbo dito to sa Carmona, lalo na pag dihado, mabalas mang upset to. Last run sa 1,000 meters sa Naik, meron lamang itong 1 minute and 0.4 seconds na dumating itong pang-apat sa isang rating base 47 to 60 noong July 24 po. Kung doon po sa karera nila Asyong. Same rider pa rin, Toy Pits Gera pa rin po yung rerenda para sa ating numero 6 na si Golden Sunrise. Race number 11, penultimate race. First choice ko po ulit, pwede nating suluhin pag nagtitipid. Numero 4, Palibasa, lalaki. Second choice, numero 6, Golden Sunrise. Good luck po. At narito na tayo sa ating huling karera, mga bayang karerista, race number 12. Isa naman itong field accumulating base class 4, 22 to 27, balik tayo sa 1500 meters at this time, full gate po tayo pero 12 in betting number lamang, bayang karerista. First choice ko, numero 11, medyo nabitin last time to sa Malbar, Darna. Jesse B. Gusi pa rin ng adyan, Alvin Gusi na po pala ulit ng rerenda. Last run may 126.6 sa Malbar to, nasegunda to sa rating base 22-27 noong July 31, doon po sa karera nila Midnight Sonata. From Jesse B. Gusi, nipat ang renda kay Jan Alvin Gusi para sa ating numero 11 na si Darna. Second choice ko, nagbabalik, numero 8, Cathy and Alice, M&M Gonzalez yung rerenda to, medyo malakas yung lalabanan to, bayang karerista, meron tong 133 plat sa 1400, dumating tong pang-anim noon, noong June 22, same rating base po, dun po sa karera nila Supermaster. From Jigger paano, this time po, M&M Gonzalez ang rerenda para dito sa ating numero 8 na si Cathy and Alice. Isinasama kong third choice, important horse, numero 6, Top Grouser. Jigger paano na po ulit yung rerenda to, last run may 132 plat, dumating tong tercera, same rating base po noong July 27, race number 1, doon po sa karera nila Primetime Magic. Same rider pa rin, Jigger paano pa rin po yung rerenda para sa ating numero 6 na si Top Grouser. Last and final race po, kung may napupusumpa, dagdag na lamang tayo, bayang karerista, bagamat mahirap yung ating karera kasi no bearing race po tayo. First choice ko po ulit, numero 11, Darna. Second choice, numero 8, Cathy and Alice. At third choice po, numero 6, Top Grouser. Good luck po. At yon, mga bayang karerista at ang ating mga kayokab, sa tapos na naman po itong ating maiksing video na ating silip giya at race analysis sa karera ngayong araw po ng Linggo, na sana po'y matapat at makatulong po sa inyong pananaya. Medyo mahirap po yung ating karera, bagamat no bearing race tayo, talagang halos lahat po dyan may chance, bayang karerista. Siyempre, always ko nga pong pinapalala sa inyo na itong giya ko po, sariling aral ko lamang po, puro-kuro at opinion po sa karera, base sa napapanood ko po. Pagdating po ng tayaan sa takilya, mga bayang karerista, mananaig pa rin po yung sarili niyong kursunada, and always, kayo pa din po yung masusunod. Good luck po, and have a blessed Sunday po, and happy racing na rin po sa inyo lahat, bayang karerista. Maraming salamat po sa pagtutok at pagsuporta palagi dito sa ating YouTube channel. By next week na lang po ako magsha-shoutout, medyo mahaba na po yung ating video, mga bayang karerista, kaya may mga papag-greet po kayo. Para po next week, comment nyo lang po dito sa comment section nitong video na to para po mailista natin, mga bayang karerista. At sa mga gusto po ulit maglaro ng Phoenix game po, register lang po tayo, mga bayang karerista. Meron po akong link sa comment section nitong video ko na to. Sa mga nais po maglibang-libang or magpalipas ng oras, register na po tayo, bayang karerista. Kahit po small bet lamang, malilibang po tayo at lilipas po yung oras habang naghihintay po tayo ng mga races, lalo na po ngayong araw ng Linggo. Maraming salamat po muli sa pagsuporta palagi dito sa ating YouTube channel, Bayang Karerista. At yun, hanggang dito na lang po. Magkita-kita na lang po tayo ulit sa susunod kong upload na video by next week. Ito po ang inyong lingkod, MasterLekym, na always po nagsasabi at nagpapaalala na ang karera po talagang libangan lamang at tapat-tapat lang. Minsan swerte, talagang minsan malas. Pero pag pinagbigyan po tayo siyempre ng nasa itaas, huwag po natin kakalimutang magpasalamat sa kanya at tumulong sa ating kapwa. Kahit sa simpleng pamamaraan lamang.
good luck po and happy racing po sa inyong lahat sa mga pupunta po ng OTBs para mag-chill at mag-relax eh. Ingat po tayo, bayang karerisa, dala po tayo ng payong, medyo nag-uulan po at medyo malamig na din po yung panahon. Stay safe everyone po, bayang karerista. God bless po sa inyong lahat muli. Ako po yung nagpapasalamat sa mga bayang karerista, lalong-lalo na po sa mga solid po nating mga ka-yo-cabs.